ilgili yan sa barko. So yan mga hagala. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga hagala. Magbibigay ako sa inyo ng kunting kalaman ko about sa machinery na yan. So hello mga hagala. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Nagbabalik na naman ng inyong kaibigang Bisaya. Si Bisayang Gala na kapag may pagkakataong gumala, syempre gagala. So ngayon mga kagala, no? Free time natin ngayon mga kagala. Ang gagawin ko mga kagala, magbo-vlog ako mga kagala about doon sa OWS or Oily Water Separator mga kagala. Para mabigyan ko kayo ng kunting kaalaman kung paano kami nagpa-pump out ang aming mga bilge water or yung tinatawag na water contaminated with oil. So bago tayo pumunta rin mga kagala, no, mayroon lang akong isa shout out. So shout out nga pala kay Oski TV ng Calamba, Laguna, at si shout out ko rin yung aking pinsan Jan Tafalia. Dodds, malaking shout out sa iyo. At mga kagala, kung meron kayong time, bisitahin nyo rin yung kanyang channel mga kagala na makikita nyo sa taas ng screen. Yan mga kagala. Kung gusto nyo makita kung gaano kaganda yung Croatia mga kagala, so bisitahin nyo yung kanyang channel mga kagala, Jan Tafalia TV. So sige mga kagala, so ano pang ginagawa natin? Puntahan na natin habang naka-free time pa tayo. Ano kaya yan? Ano kaya ang purpose yan? Bakit nandito yan sa barko? So yan mga hagala. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga hagala. Magbibigay ako sa inyo ng kunting kalaman ko about sa machinery na yan. Hagala, no? Yan ang tinatawag namin OWS or Oily Water Separator. Yan. Ang purpose yan mga hagala, siya yung nagsiseparate ng aming bilge water bago namin ipump out papunta sa dagat mga hagala. So yung bilge water mga hagala, yun ang tinatawag mga hagala na contaminated with oil saka yung mga other residues mga hagala. So kapag yung aming bilge water or marami na or aming tanki na pinag-iistakan ng bilge water mga hagala ay kailangan na namin ipump out dahil puno na, so dito namin pinapadaan mga hagala. So alam niyo ba mga hagala na napakalaking bagay ng oily water separator na yan mga hagala, dahil kung walang oily water separator mga hagala, for sure sa dinami-dami ng barko mga kagala na naglalayag araw-araw sa buong mundo, pulyutin ang ating karagatan. Kaya nagkaroon ng oily water separator mga kagala para to avoid na para maiwasan natin mga kagala ang pollution sa ating karagatan. So yung oily water separator niya mga kagala, mayroon niyang tatlong stages. First stage, second stage, third stage. Bawat stage niya mga kagala, mayroon niyang filter na nagsasala at nagsiseparate sa ating bilge water. So, ang trabaho niyan talaga mga kagala, no? Pagpasok ng ating doon, pagpasok ng ating bilge water mga kagala, papasok siya, isiseparate niya mga kagala, separate yung tubig, isiseparate niya yung oil at saka other residues mga kagala. Yung tubig, ang paglabas ng tubig sa dagat mga kagala, napaka-clear water na mga kagala. Malinis na malinis na. Tapos yung ating other residues or ating ating oil na sinasiparate niya mga hagala, doon yung dinirito sa aming sludge tank. So yun lang ang purpose niya mga hagala. Napakalaking purpose niya. Kaya kailangan talaga mga hagala na bago magpump out, idadaan dyan. Dahil kung hindi natin idadaan dyan mga hagala, malaking multa or minsan pulong pa ang ating mga official mga hagala. So, yun nga mga hagala, no? Para magkaroon kayo ng idea
nila, simple lang ang trabaho niyan, mahagala. Pump out lang ay simple lang ang trabaho niya, mahagala. Sinisiparin niya lang ang water at saka yung oil na contaminated sa water at saka yung other residue niya bago namin i-pump out sa dagat. So yun nga, mahagala, no? Pasensya na, may umalarma. At saka pasensya na rin sa ingay sa barko, mga kagala, no? Kasi magsabay-sabay yung umandar talaga, mga kagala, yung aming mga machineries, mga kagala. Nanging ibabaw talaga, mga kagala, yung ingay. So yun nga, mga kagala, no? At least kahit paano, mga kagala, nakapagbigay ako ng idea sa inyo, mga kagala, para hindi na kayo manibago, mga kagala, kung paano ba namin dinidischarge yung aming mga maruruming tubig papunta sa dagat. So yun nga, mga kagala, gaya na sabi ko, hindi kami basta-basta nagdi-discharge ng bilges sa dagat hanggat hindi dinadaan sa tamang proseso. So talaga dinadaan namin yung tamang proseso, mga kagala. Saka bago po kami nagdi-discharge yan, mga kagala, so kailangan muna na magtawag sa bridge, magtawag kay kapitan o kay chief officer kung saan position kami, kasi bawal na bawal talaga, mga kagala, mag-pump out ng below 12 nautical miles ng oil, ng mga bilges, mga kagala. So lalong-lalo ng mga kagala sa special areas, mga kagala, no? Napakabawal talaga, pinababawal talaga, mga kagala. So paano, mga kagala? Hanggang dito lang muna yung video ko. See ya next vlog, mga kagala. Ingat lagi and God bless, mga kagala.